hello, mapagpalang araw mga kataba. Yan, Sunday ganap na naman mga kataba. No? Iba't ibang ganap yung araw na yan mga kataba. Pagkagaling namin sa church, dumiretso kami dyan sa John Store. Sa may tabi yan ng Caltex eh, dito sa may tabi ng kahilera ng Robinson. So dahil mainit yung panahon, kahit na halos pahapon na, bumili na kami ng ice cream. Kasi yung interval ng pag-iintay ng ice cream, 5 minutes eh. So sa dami ng bumibili mga kataba, tingnan nyo yung mga bata, no, mga nakahilera. No? Tigi-tigi sa kaming mag-iina. No, diyan sa ice cream na 'yan. Sabi ko naman sa inyo, mga simpleng bagay na pinagsasaluhan namin kahit hindi kami kumpleto ng araw na 'yan, pero pinipilit pa rin naming magsimba. 'Yan mga kataba, sakto pa naman napakaganda ng homily. Oh, andiyan na kami, naka isang iglap lang nasa Robinson na kasi walking distance lang eh. Tapos habang inuubos namin yung ice cream, tumambay ako diyan sa mga flowers na 'yan, sa mga halahalaman na 'yan. Tapos yung anak ko biglang nag-comment na, ah, ma, yan ang ibibigay ko sa future wife ko, sabi niya sa akin. Suta naman, nak, future wife agad. Eh, hindi mo ako naibili ng flowers. Sabi niya, ikaw naman, ma. Sabi niya, huwag kang mag-alala, ibibili din kita pag nagkaroon ako ng work. Sabi niya, yan, nakapag-grocery na kami. Konti lang yan, kasi nga, sabi ko nga, makabili lang ng mga konting pangangailangan sa bahay. Yung mga kulang, importante yung tinapay, no, kape, ganyan. Tapos, meron naman kasing ano dyan eh, discounted na. Yung card kasi na yan, nakukuha ko rin yan sa mga after 2 months, meron niyang reward points. Ang kapalit yan, minsan nakakakuha ko ng ilang pirasong noodles, sardinas, sa mga 50 pesos, ganun mga kataba. Pag nag-accumulate na yung points. May malaking bagay din yung reward points. Tapos, hindi ko alam bakit halos sunod-sunod silang nagkasakit. Kaya, bumili kami ng gamot, naubos na yung stock naming gamot. Yung mga para sa ubo, para sa lagnat, para sa LBM, kung ano-anong mga tulad niya, no. Tapos, sa anak, kumain tayo, total, ano, hindi na tayo madalas na, ano, nakakakain ng sa labas nga. Pero hindi naman, ano, obligado na kumain talaga sa labas. Kasi noong time na yan, sabi ko, subukan naman natin sa Chowking. Nag-Chowking kami, eh, meron silang promo na buy 2 1+. O, yung buy 2 1+ na yon, yung isa wala ng drinks. Yung sa akin, siyempre, yung walang drinks. O, alam nyo na yan. Automatic, no? Merong extended na pagkain, no? Pero hindi na halos nagalaw yan kasi yung pagkain na iserve ng Chowking, busog na busog ka na. Ang tingin ko nagalaw lang dyan yung kanin. Kasi gawa nga nung mga boys na ano, malakas pa rin sa kanin. Pero sabi nung anak ko, ma, hindi na ako makahinga sa busog. O, happy match naman kasi busog nga. O, yan. Paano pa ako papayat niya? Nag-request pa ako ng chili sauce, no? Sabi ko, Diyos me, hindi talaga, wala na talagang chance. O, kasi mas appetizing kumain pag may sapsawan. So, yan. O, automatic. Siyempre, pag nakagawian mo na kasi yung pagkatapos kumain, kahit kumakain ka pa sa labas, linisin mo yung kalat mo. No? Mas kaaya-ayang tignan. Habang iniintay ko yung pina-takeout kong soup, kasi nga may sakit nga yung mister ko, no, uminom-inom muna ako dyan. Pero yung mga anak ko nasa labas na nag-iintay. No, kasi malaking bagay yung soup eh. Tapos, makikita nyo yung paligid na maraming sentro ng pwedeng kainan. So, kasi sa tagal namin hindi kumakain sa Chowking, kaya dyan kami kumain. Kasi parang ano, madalang na. O yan, nakabili na kami ng ano, pang takeout na soup. Pang ano lang, kahit pa paano, maibsan man lang yung lagnat o sakit. No? Kasi yung soup kasi nakakatulong dun eh, kasama ng gamot. Yan mga kataba, salamat!